Init na usapin pa rin ang tungkol sa bakuna dito sa COVID-19. At ngayon makakasama natin ang chairperson ng House Committee on Health, si Quezon Representative Angelina Helen Tan. Good morning, Congresswoman Tan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ng ganito kaaga sa araw ng Linggo. Good morning, Congresswoman. Good morning po. Thank you din po sa opportunity. Oo, ma'am, bukas ay magbabalik sesyon ang Kongreso at kasabay nito ay ang nakatakdang pagdinig ng inyong komite dito sa vaccination program o vaccination plan ng gobyerno. Ano pa ho ba yung mga aasahan dito sa hearing na ito? Dahil alam naman natin na nauna nang nagsagawa ng pagdinig ang Senado. Yeah. Kami sa Kongreso, so first hearing namin to. Actually, it's more of a briefing on the status of the national vaccination program for COVID-19 vaccine. No, ako I want as a chair, no, kasi malaking usapin I think which dapat marinig ng mga Pilipino ang pagpapaliwanag, no, nung ano ba ang ibig sabihin ng efficacy rate, effectiveness, no, yung pagkakaiba-iba ng efficacy rate of different vaccine from our experts, no. So we've invited the expert panel or representative from the expert panel. Sila yung nag-aaral ng datos ng clinical trials of different vaccines, yung mga naka-pipeline or yung may mga application for EUA sa FDA. So gusto nating itanong, may mga gusto rin akong itanong sa kanila para sa kaunawaan ng ating mga kababayan, no? Para lalo hindi na ngayon kung ano-ano ang narinig. Oo, ayun nga po, actually, maraming lumalabas na impormasyon at ang problema ay sino ba yung ating pakikinggan? Yes, yes. Napakahirap yung puntos na ganyan, no? Especially sa mga ordinaryong Pilipino. So, ang I think ang kailangan natin is strengthen is yung information dissemination from right people, no? Yun siguro ang kailangang naririnig natin sa television, sa radios, no, na sila ang nagsasalita tungkol diyan. Kasi first and foremost, sa vaccination program, ang kailangang marinig lamang ng ating mga kababayan ay assurance na ito ay ligtas at ito ay epektibo para doon sa laban natin sa COVID-19. At yung binabanggit nyo nga, yung impormasyon, siguro kailangan din nating malaman ano na ba o kung meron na bang mga hakbang na ginagawa ang Department of Health para yung sa educational campaign. Tama, Ma'am Lef. Yung communication plan nila, no, at this time, ano ba ang meron na, no, na nagawa nila? Kasi hindi po pwede na ang information dissemination kung kailang nandyan yung vaccine. The more na dapat maging proactive sila because nga ang daming mga apprehensions and doubts of the Filipino. So ngayon pa lang ay bukod doon sa platform ng television, social media, prints, radio, ay yung mga hindi naaabot na na mga kababayan natin, ano ang ginagawa na ngayon ng Department of Health para abutin or maabot? And yun nga, as I've said earlier, yung tamang impormasyon na dapat na marinig nila. Lalo na ma'am, at base sa survey, halos kalahati pa ng mga Pilipino ang ayaw magpabakuna. Yeah. And that's ano ha, yan ay napakalaking factor na dapat i-consider at this time ng ating mga lead agencies, no? Ito nga ang Department of Health together with local government units. Kasi sila ang magiging implementer nito or kung yan man ay facility-based ang ating vaccination program. Napakalaki niyang resulta niyang survey na yan na dapat i-consider nila. Kasi ako like sa distrito ko, wala pa naman ako nakikita na gano'n na
programa na meron ng information dissemination na ibinibigay sa ating mga kababayan. So, ngayon kasi po parang nakafocus lahat sa pagbili doon sa ano bang brand ang procurement. Yes, so siguro yung pinaka-importante nga yung safety and efficacy maipaunawa no, so that magagabayan natin ang ating mga kababayan on how to decide. At ma'am, bahagi ng kapag sinabi mong vaccination plan, marami ito, hindi lang yung pagbili, di ba? Ano pa ho ba yung mga kasama kapag sinabing vaccination plan? Siyempre, logistics. Yung vaccination program ay marami na component, no? Katulad nung ginagawa natin ng the regular immunization program of the DOH. So nasabi natin may communication, may preparatory tayo, no? So may social preparation doon, at isa sa inihahanda natin ay yung pagkaintindi, no? Pagpapaliwanag sa kanila ano yung ibabakuna at ano ang benepisyo, ano din yung mga possible adverse effects, ipinapaliwanag yan sa ating mga kababayan. Yung logistical requirement ay yan po ay inihahanda din natin. The vaccinators natin, kung ang requirement talaga ay health professionals, ay doctor lang, yan po ay ngayon pa lang may mga training programs na nakahanda dapat o nagro-roll out na dapat sila, no, ng training, no. Although na ang alam ko, ma'am, meron na silang mga meetings, no, Apo, na kinakonduct ang Department of Health. Meron na silang sinisimulan, but siguro ang concern lang natin talaga yung groundworks nila, yung mahagip natin yung mga dapat na mahagip noong communication plan and training programs nila. At yun ma'am, sa kasi kapag nabili na, 'di ba? Kapag meron na, kapag ayan na, nandiyan dyan na. Ang isa pa sa titingnan dito, yung pag-transport, yung storage. Ma'am, dun sa 72 billion pesos na budget natin sa bakuna, kasama na ba ito dun? That we will know on Monday kay Secretary Galvez, no? Kung yun bang requirement, as you've said, that transport vehicle and the storage ay magiging kasama, no? Kasi depende kung ano ang bakuna na pinaghahandaan nila, kung lahat ng nag-apply ng EUA ay naghahanda sila ng facility or yung kailangan natin para ito ay ma-roll out. Definitely baka that would not be enough kung sa buong Pilipinas tayo ay maghahanda, no? So gusto natin siguraduhin na lahat po ng requirements ay may adequate funding. Hindi yung magkakagulo kung Congresswoman, ayan, medyo nawala ba siya sa Hello? Oh, go ahead, ma'am. Ayan po, okay na po. Yes. So nawala po ako. Apo. Oh yeah, so yun po yung itatanong natin kay Secretary Galvez on Monday, tomorrow, kung at kay Secretary Duque, kung 72 million ay kasama po yung ating mga logistical requirements, at yan ba ay sasapat sa buong Pilipinas, no? So aalamin po natin so that Congress can also help, no, doon sa ating mga agencies. Ayun, oo. Kasi di ba ma'am, syempre isa dyan sa Kongreso, isa sa titingnan ninyo ay kung kakailanganin ba na magdagdag ng pondo o kung sapat na ba yung 72 billion. Yes, ma'am. Tama po yun. Gusto po natin makita yung detalye, no, ng kanilang paghahanda. Siguro himay-himayin natin para makita how much is the allocation ng vaccine lang. Syempre marami pa dapat silang i-consider diyan na gagamitin, no, at paghahanda. At saka kasi ang nakikita natin ma'am ngayon is yung plano na
on a national eh. Kasi, di ba, kapag nagsimula o sinimulan itong pagbabakuna, nasa local na yan eh. So, papaano yung magiging sistema? Tama, ano, Ma'am Lef, no? Mabuti na nasabi niyo po yun. Nakikita natin yung big scale, eh. Yung program, bili lang tayo ng bakuna. Hindi yan ganun kasimple. Mm-hmm. We have to understand like what happened in the Dengvax vaccination program. No? So, ang gusto natin, dahil bago itong bakuna, ay masusi talaga yung paghahanda sa ibaba. No, sa ground. So, ayaw din natin na may masasayang na bakuna dahil yung potency nawala because of the required storage, diba? And kaano kahanda yung mga nasa ibaba, no, yung ating mga implementers. So, commitment of the local government units and at our health workers, no, and health professionals. And the facilities, health facilities. Oo, dito ma'am sa gitna ng pagbili rin ng bakuna, planong pagbili ng bakuna ng ilang LGUs, I'm sure nakakausap din po ninyo yung inyong mga kasamahang kongresista. Ano ba yung concern nila? May nababanggit ba sila? Kasi alam naman natin ma'am na hindi lahat ng LGUs ay may kakayahang bumili ng sariling bakuna. So papaano yung iba na hindi nila kaya? Yeah. Hindi na ako lalayo, ano, Ma'am Lef, dun sa district ko. So, syempre, ang mga ibang municipalities, lalo na yung mga 4th or 5th class municipalities, nung lumabas yung mga news na nakikita nila na may mga cities and municipalities na ina-announce that na maghahanda sila ng pondo para sa kanilang nasasakupan, ay natatakot o nag-worry na baka walang mapupunta. Ang sinasabi lang natin, ang meron tayo is the National Vaccination Program. Definitely, titingnan po ng national government. At ako din, gusto ko rin marinig from our executives, no, yung assurance na yon na mako-cover natin sa initial rollout of the program, yung mga municipalities, sectors or population na dapat iuunahin, no, at ano ang basehan, no, ng Department of Health sa pagpili ng pag-una ng bakuna, kasi alam naman natin even health program na dadaanan niya ng mga may mga political aspect pa rin minsan na nakakaapekto, no. So we want to make sure na ang pinakamahirap na municipalities at yung sector na dapat ay mauna ay marinig natin from the Department of Health doon sa kanilang mga basehan sa pagkonsidera ng rolling out of the program. Okay ma'am, isa na lang siguro, nabanggit ni Speaker Velasco na may plano rin ang Kamara na bumili ng sariling bakuna. Would you know kung mayroon na pong kinakausap ang leadership tungkol dito? Ang alam ko kasi what we have right now ay we have to write on or makipag-partner doon sa national government. Then yes, he mentioned meron din po for our employees. Apo, no, apo. Dahil ang ating mga empleyado naman sa Kongreso ay dire-diretso din ang trabaho, no? Ay ma-ensure din na meron din sila. So, ang alam ko po sa national government din po ito dadaan. So, yung detalye hindi ko po alam kung sino ang nakausap. But ang alam ko naman po talaga yan ay true doon sa kina Secretary Galvez, no, doon sa IATF natin, dadaan. Even local government naman, ganun din ang magiging procedure natin. Opo. At may nabanggit na po ba kung anong bakuna yung bibili ng House of Representatives para sa mga empleyado at pamilya? Yeah, wala pa. Hindi pa po ako aware on that kung anong specific o may specific vaccine ba na nire-require sila o hinihingi para doon sa vaccination ng mga employees natin, no. Okay. Ma'am, bukas ay 9:30 ng umaga, ano yung inyong yung hearing ng Committee on Health. Bukod po kina Health Secretary Francisco Duque at Vaccine Sir Carlito Galvez, sino pa po yung ibang mga imbitado sa pagdinig?
So, we've invited expert panels, no? Yung kin-create natin expert panel, nagre-review ng data, at sila ang nagre-recommend doon para makakuha din ng Emergency Use Authority. We've invited World Health Organization and representative from health sector, no, from Hospital Association, Medical Association, representative from local government unit or the Association of Provincial Executives, no, yung ating sa League of Governors. So, yun yung ating mga inimbitahan. Mukhang ang mas kailangan tutukan ay yung preparasyon sa local o sa LGUs, ano, dahil sila talaga dito mangyayari yung pagbabakuna. Yes, yes ma'am. We have to, ako personally, I want to focus more on, I've watched naman the hearing in the Senate, no, more or less. Ay na-discuss nila, but ako more on the nitty-gritty of the rolling out of the program, no. Gusto natin ma-ensure talaga na handa lahat, no, ang ating mga kapartner sa ground when we roll out the program. Okay. Ayan, maraming salamat po sa mga paliwanag, Congresswoman Tan. Thank you, Ma'am Let. Maraming salamat po at magandang umaga po muli. Good morning po. Si Quezon Representative Angelida Helen Tan, ang chairperson ng House Committee on Health.